Welcome to Emil's Cake Journey. So, mag-icing po tayo ng plantita cake. Yan, tinalis ko po yung sobrang tinapay or cake sa ibabaw. Yan, ilagyan ko ng icing sa ilalim para hindi siya gumalaw. Yan, pinapalamanan ko po yan sa gitna ng frosting or icing. Yan. Tapos, alisin ko ulit yung nasa ibabaw niya para hindi po siya mabiyak. Yan, naglagay na po ako ng pangalawang layer. Naglagay po ako dyan ng toothpick. Maliit lang naman po siya, kaya toothpick lang nilagay ko. Ayan, okay po. Magko-coating po ako. Nagko-coating po ako para yung mga bread or cake crumbs niya is nakadikit po mismo sa cake. Para hindi po siya maduming tignan. Yan. Tadagdagan pa po siya para wala pong lalabas na mga cake crumbs. Para hindi din kita yung chocolate cake niya. Ayan, okay. Ayan, nag-separate na po ako nung para sa green. Ayan. Bali, naghalo po ako niya ng yellow and blue. So, gamit ko po dyan is primary color. Ayan. Ayan po, yung ginagawa ko po dyan is mas marami pong red. Red, blue, and yellow. So, konting blue, tapos konting yellow lang din po, tapos maraming red. Para maging brown po siya. More on red po pala. Dapat yan. So, ayan. Inibabaw ko na po. Ayan. Pinakinis ko, syempre. Ayan. Nilagay ko po yung green na icing sa isang piping bag. Then, saka ko kinat yung mga toppers po. Bali yung sa ididikit nyo pong topper sa cake or design sa cake, kailangan nyo po ng lagyan ng scotch tape or tape po sa ilalim or sa likod. Or kahit or pwede po is yung laminated. Yan. Nag-pipe na po ako ng icing sa side. Bali yung nilagay ko po dyan is yung cake crumbs din po yan. Yan. Yun po yung para magiging soil niya or lupa sa cake. Yun. Ayan o, diba? Ayan. Tinakpan ko yung mga natitirang brown. Ayan po yung mga plants. Then, naglagay ko ng mga stick. Ayan. Yun pong dahon is galing po yun sa dahon. Perfect. Oh. Ito na po ang finished product.